So hanap lang tayo nung kalabasang gagamitin natin for another recipe. So here's one. Yan. One of the few indicators malalaman mong magulang na yung isang kalabasa is number one, yung balat. Pag kinurot mo siyang ganyan, pag nahihirapan ka nang i-penetrate, that's a pretty good indication na magulang na siya. Ang i-share nating recipe sa inyo is super dali na naman that would only utilize two main ingredients. Yung ating kalabasa na na-harvest natin dito mismo sa farm and pasta. Everything else is optional. Depende sa taste ninyo kung ano yung gusto nyong idagdag. So we'll start off by searing our cut or diced squash. Kukuha lang ako. So, kung makikita ninyo, yung balat niya natutungkab pa. So pwede pang gamitin niya ng hindi babalatan. But, yan. So, maligat yung ating kalabasa. Makikita nyo yung katas na yan. Yan yung isa sa mga indication na maligat or yung malinamnam or manamis-namis yung ating kalabasa. So yun yung parang pinakadagta niya. Hindi lahat ng kalabasa may ganyang characteristic. So actually, sobrang mura nung ating kalabasa. Malambot pa rin yung kanyang buto. Sama na rin natin lahat. Ida-dice lang natin. This dish, napakaganda nito, parang lalong-lalo na dun sa mga bata na hindi mahilig sa gulay. This is a great way to introduce yung kalabasa ang magsiserve as parang pinaka-base ng sauce natin for our pasta. Kaya sa mga mamis na hirap pakainin yung inyong mga anak ng gulay, ito siguro yung pinakamagandang putahe para pagpraktisan ninyo. Kasi pwede nyo rin itong singita ng malunggay, ng kale, any other nutritious na gulay. And I'll just put in oil dun sa ating pan. Lalagyan na natin yung ating squash. Okay lang na malalaki yung pieces ng squash ninyo, ng kalabasa, kasi since gagawin nga natin siyang base ng sauce natin, dudurugin din naman natin siya mapas. And I'll season that with some salt and of course yung ating pepper. Once na naamoy na natin yung magandang caramelization na nangyari doon sa ating kalabasa, pwede na natin ihabol yung ating onions. Since gusto natin siyang gawing complete meal, we will add in some protein, which is yung ating meatballs. So yung ating ground beef, maraming recipes yung ating mga mami kung paano sila gumagawa ng meatballs. But basically, yung sa akin is very simple, very straightforward, salt and pepper lang. Gusto ko lalabas yung pinakalasa ng ating beef. And you don't necessarily have to add any binders, kagaya ng itlog. Kasi what we're doing now, by applying yung salt, habang hinahayaan natin siyang mag-sit doon with the meat, there's actually a reaction that's happening. So naglulusan yung fibers ng ating protein, ng ating meat, and then siya yung parang tumata yung pinaka-binder. So give it siguro a rest for about at least 15 minutes, then makikita nyo na magiging pliable or magiging parang madaling hulmahin yung ating karne, and that's basically because of your salt. So yung meat natin, kung makikita nyo, medyo loose pa siya. As we let it stand, makikita ninyo mas nagiging, yun nga, madali na siyang ihulma into balls. Yan, makikita natin, maganda na yung color. You don't have to worry kung medyo dark yung side or yung how the squash or pumpkin is turning out, kasi lalagyan naman natin siya ng stock or water, and that would basically parang mag-i-even din yung kulay niya at the end. P-
para mabuo na natin yung ating pinaka-sauce, kailangan na natin lagyan ng water. Or kung nasa bahay kayo at may mga nakatabi kayong mga stock dyan, definitely mas maganda. And pwede ko na rin umpisahan yung ating meatballs. So habang inaantay natin umangat yung temperature ng ating mantika, ihahabol ko lang yung ating garlic sa ating sauce. Hindi ko siya sinama sa gisa kasi ayoko magkaroon ng color. So lulutuin natin siya doon sa pagpapakulo ng ating peanut sauce. Parang pag nagawa ako ng tinapay, yung mga bread rolls, one technique is of course yung ginagawa ninyong iniikot nyo ng ganyan, or minsan, kuha kayo ng isang lump or isang kumpol, isang dakot ng karne, and then yung fist ninyo, ipapress nyo lang siya, and yung lulusot dito, yun yung isang portion. Kapag mainit na ang mantika, pwede nang isalang ang mga ginawang meatballs. Lutuin lang hanggang sa maging brown ang mga ito. O hanggang makuha ang gustong pagkatusta ng meatballs ninyo. Ilang minuto na lang, matitikman na natin ang kalabasa spaghetti natin. So nakasalang na yung last nating batch ng ating meatballs. Pwede na nating i-mash yung ating squash para mabuo na yung ating sauce. Nasa inyo kung gaano ninyo ka-chunky gusto. Pwedeng-pwede rin kung gusto nyo yung super smooth na i-blender. Ayan, dahil ginamit natin yung balat, nakikita ninyo may mga specks ng green. And para lang magkaroon ng parang pinaka-body yung pumpkin natin, lalagyan ko lang siya ng cheese. And check ko lang din yung ating meatballs. Ayan, medyo tostado na. Pwede na nating patayin yung apoy. And then yun nga, residual heat na lang ulit yung tatapos sa kanya. Ayan, kita ninyo yung cheese natin nagme-melt na. And gusto ko lang ibagsak din yung ating meatballs pa. And then finally yung ating pre-cooked na pasta. Makikita nyo bumabalot na yung pumpkin sauce natin sa mga hibla ng pasta. And we're ready to plate. Ayan, luto na ang ating pumpkin spaghetti with meatballs. Isang ko sa ating appetizer, yung ating lettuce rolls or lettuce wraps, and then yung ating puso ng saging. So kung titingnan mo yung feast ko ngayon, parang napaka festive, di ba? Parang mamahalin. But in a way, sa totoo lang, ginamit lang natin yung mga basic ingredients na nakuha natin dito mismo sa farm. And of course, pinaka-importante, sarap ba? So umpisa ko yung ating patty. Then yung ating rolls. Punta na ako sa main course. Kalabasa at saka pasta.
Solid. Napaka-solid.